Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love 9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano niyong ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang, Cavite, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 1,480 square meters, more or less. Dito po sa loob ng property ay meron pong dalawang magagandang bahay. At ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito pong property ay inner lot, kaya napakatahimik po ng lugar. Sariwa ang hangin, malamig ang klima. Although malapit po ito sa Tagaytay, malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Sa signal naman po ng cellphone, good naman po, gaya ng Globe, Smart at Dito Telecoms. Napakaganda po nitong property kung sakaling big family kayo at naghahanap kayo ng bahay o mga bahay. Gawa ng dalawampung bahay ito na napakalaki. At sa disenyo naman, maayos, well-planned. Ito na po yung hinahanap nyo. Okay, check po muna natin itong unang bahay dito sa dulo kung saan napakalaki po ito. Ito naman po yung covered car garage kung saan kakasya ang dalawang SUV. Kung kotse naman, kakasya po ang tatlo. Nakasiling cove design din po siya at maayos naman ang pintura. Ito naman po yung entrada or main door kung saan double door po siya at solid wood. Napaka-elegante po ng disenyo. Pagpasok nyo po, ayan po, napaka-aliwalas. Dito po sa gilid, meron pong vanity mirror, pin lamps at wooden rack. Dito naman po, maayos naman ang pintura ng ceiling at walls. Naka-tile flooring na rin po. Ang kagandahan pa po dito kung sakali pong meron kayong PWD or senior citizen sa pamilya, meron pong kwarto na nakadisenyo para sa kanila. Ito po yung first bedroom kung saan malaki naman po ang espasyo. Meron po itong wardrobe. Maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong customized window na naka Korean blinds. Naka pin lamps na rin po ang ceiling. Maayos naman po ang flooring. At mula po dito matatanaw nyo yung kabilang bahay. Kung saan mamaya po iikutan natin yan. Ito pong dalawang property ay halos hindi gamit. Gawa ng nasa ibang bansa po ang owner. Then meron pong sariling toilet and bath. Meron po itong vanity mirror, bathroom cabinet, bathroom countertop with sink and faucet. Mayroon naman po ang toilet fixtures. At naka-tile bathroom wall na rin po. Meron din po itong shower or overhead shower at bathroom window. Labas po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Paglabas niyo po dito sa first bedroom, meron pong powder room. Ayan po, napakalaki po ng vanity mirror. Then maayos naman ang bathroom countertop with cabinet. At dito naman po yung toilet bowl. Then naka-tile bathroom wall na rin po siya. At meron din pong bathroom window. Mula po dito, ito po yung hallway papunta sa living room or salas kung saan napakaaliwalas po. Naka-ceiling cove design, may pin lamps, may chandelier. Meron pong corner window. Then naka-tiled flooring. Dito naman po yung dining area
kung saan meron pong sliding window glass papunta dito sa balkonahe. Napakaganda po. Napakaliwalas. Maganda rin po itong gawing retirement place ninyo. Yan po, tunghayan nyo po. Dito po sa dulo, meron pong malaking espasyo na kung saan pwede nyong lagyan ng swimming pool. Yan po yung perimeter fence. At ito naman po yung back view ng bahay. Sa structure naman po, wala po kayong ipapagawa. Gawa ng walang crack itong dingding. Kung meron man mga minor, yung mga rain gutter lang po. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung dining area. Nakakasya ang 10-seater dining set. Tungkol naman po dito sa mga gamit, siguro po pwede nyong pag-usapan na ni owner. Ito naman po yung formal kitchen. Meron po itong breakfast nook na naka-quartz countertop at pendant lamp. Ito naman po yung pantry. At dito naman po yung wall-mounted cabinets. At ito naman po yung island na naka-quartz countertop na meron pong mga kitchen cabinets or storage ng kitchen utensils. Dito po meron pong stainless sink with faucet. Dito po sa dulo meron pong malaking kitchen cabinet kung saan maayos naman po, wala po kayong papagawa dito. At dito naman po yung dirty kitchen. Ganun din po, naka-quartz kitchen countertop with stainless sink, may wooden cabinets or wall-mounted cabinets, at meron pong pass-through window dito. Mula po dito sa kitchen, ito naman po yung maid's quarter, kung saan maayos naman po, okay naman pintura ng ceiling at wall. Meron pong wardrobe at meron din po itong sariling toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures, naka-tiled bathroom wall. Then, dalo po ang room na pwedeng gumamit dito. So, Jack and Jill po ito. Ito po yung another servant's quarter or maid's quarter na may access door papunta dito sa garahe or sa covered car garage, na kung saan kanina pinakita ko na rin po yan. Mula po dito sa kitchen or dirty kitchen, meron pong stairs papunta sa baba. Hanggang dun po yan sa dulo kung saan yung pinakita ko sa inyo na pwedeng paglagyan ng swimming pool. Balik po ulit tayo dito sa dining area. At dun po sa dulo yung living room or salas. Ito naman po yung stairs papunta sa mga bedroom kung saan naka wooden handrail at staircase, then metal railing. Meron din po itong staircase window. Mapansin nyo po, pati dito maayos po ang pintura ng wall. Dito po ay merong understair storage. Yan, na-maximize nila yung space. Then, dito naman po yung hallway papunta sa mga bedroom. Dito po meron pong wooden cabinet. Check po muna natin itong first bedroom. Maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. Even itong flooring, okay naman. Meron po itong wardrobe. Then, meron pong sariling window with Korean blinds. Naka-pin lamps na rin po. Balik po ulit tayo dito sa hallway at check natin itong master's bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Meron po itong malaking sliding glass door. Meron pong wall-mounted rack and drawer. Then, dito naman po yung walk-in closet. Maayos naman po. Wala po kayong ipapagawa dito.
At dito naman po yung bathroom countertop na meron pong malaking vanity mirror. Then bathroom cabinet and drawer. Hanggang dito po yung walk-in closet. Hanggang dito po meron pong wooden rack. At ito naman po yung shower na meron pong glass door. Naka-tiled bathroom wall na rin po. At dito naman po yung toilet kung saan maayos naman. Malinis. Naka-glass door at meron din pong bathroom window. Labas po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Ito po ulit yung master's bedroom. Lilipat tayo dito sa kabilang kwarto kung saan malaki naman po ang espasyo. Meron din po itong sliding glass door. Naka-pin lamps. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong wardrobe. At meron din po itong sariling toilet and bath. Ito pong mga nakikita nyo, halos hindi po mga nagamit yan. Gawa ng nasa Amerika po si owner. Yan po, napakaayos po, napakalinis. Wala po kayong ipapagawa dito sa mga property to. Ready for occupancy na po. Ang kulang na lang dito is kayo at ang gamit nyo. Mula po dito, meron pong access door. Doon sa tinutukoy ko sa inyo na pwede nyong paglagyan ng swimming pool. Meron pong trellis dito sa gilid at yan po yung perimeter fence. So buong property po ay nakabakod na. Meron din po itong security grill. At balik po ulit tayo dito sa hallway para check natin ibang kwarto. Opo, marami pong kwarto dito. So na-maximize nila yung space. So dito po is another bedroom kung saan malaki naman po ang espasyo. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. May pin lamps, may wardrobe, meron pong nakaabang na para sa window type aircon at naka Korean blinds na rin po. Meron po ditong common toilet and bath kung saan ganun din po. Halos hindi po mga gamit yan. Meron pong shower enclosure at naka tiled bathroom wall. Mula po dito sa common toilet and bath, may espasyo pa po dito para sa storage. Napakarami pa pong espasyo. Ayan po, yung sa dulo. Then, ito po yung stair na tinutukoy ko kanina. Papunta na yan sa taas. Balik po ulit tayo dito at doon na tayo dadaan sa hagdan pabalik sa second floor. Ito po ulit yung hagdan. Naka solid wood staircase, then handrail. At meron po itong staircase window. Mula po dito, matatanaw nyo na po yung dining area at dito naman sa gilid yung living room. Ito po ulit yung hallway at dito naman sa gilid yung first bedroom kung saan na i-present ko na sa inyo. Ito po yung front view ng bahay na na-present ko na sa inyo. Napakaganda po. Halos hindi po yan natirhan. Gawa ng nasa ibang bansa po si owner. Bago po tayo lumipat dito sa kabilang bahay, check po natin itong sa gilid ng parte ng property. Then iikot tayo. Pero sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ang total lot area po nito is 1,480 square meters more or less. Ito po'y inner lot, titulado, buhay po ang may-ari. May access na rin po ito ng tubig, kuryente at internet provider dito sa area. Papakabit nyo lang po. Ito pong property ay hindi nasa loob ng isang subdivision kundi sa isang private residential property. At ito po yung sa gilid ng bahay kung saan sa dulo po nito, yung bakanting lote or maliit na bakanting lote. Actually, may nabanggit sa akin na binebentang lote dyan sa dulo na mga nasa 200 square meters na pwede rin pong gawing daan papunta sa
Barangay Road or Main Road. So, nandito po tayo sa dulong parte ng property kung saan kanina nandyan tayo. Yan po yung perimeter fence. Tunghayan nyo po ulit bago tayo lumipat sa kabilang bahay. Ito po yung setback. Yan po yung stairs na nabanggit ko kanina. Yan po, napakaayos po nitong property. Meron na rin pong mga landscape dito sa perimeter fence. At meron na rin pong concrete pathwalks. Mapapansin nyo po, even dito sa labas, maayos po ang pintura. Napakalaki pa po ng spasyo. So, lilipat po tayo dito sa kabilang bahay kung saan napakaganda rin po nito. Hindi na po may iwasan yung ibang katanungan kung pwede isang bahay lang ang kukunin. Hindi po. Binebenta po ito ni owner as a whole property. Ito po yung driveway na matatanaw nyo sa dulo yung gate kung saan galing na tayo dyan kanina, yung first part ng video. Baka kasi malito kayo, ang entrada po ay itong natatanaw nyo na gate. Then ito yung first house, itong yellow. Then yung second house is yung blue. Nagkataon lang po na inuna ko na muna yung blue na bahay. Dito po sa harapan, napakalaki pa po ng espasyo na pwede pang paglagyan ng mga ornamental plants. Ito po yung driveway. At ito na po yung front view ng bahay. So magkaharap po yung dalawa. Itong yellow at yung blue. So kung may mga katanungan kung pwede isang bahay lang ang bibilin, hindi po. Binebenta po ito as a whole property. Sa murang halaga. Mamaya po, pag-usapan natin ang presyo. Nandito na po tayo sa entrada nitong pangalawang bahay kung saan napakaganda po ng main door. Solid wood, merong combination ng glass at safety grill. At ito naman po yung living room or salas kung saan high ceiling po siya. Then meron pong glass windows and doors. Combination din po ng wooden frame. Maayos naman po ang pintura. Then high-end po yung lightings. Napaka-aliwalas po, napakaganda. Maganda rin po itong gawing retirement place ninyo. Then, ito pong first bedroom or master's bedroom ay nakadisenyo rin para sa senior citizen or PWD sa pamilya. Yan po, napaka-aliwalas po, napakaganda. Meron po itong customized window with blinds. Maayos naman ang pintura ng ceiling at walls. Halos lahat pong gamit na nakikita nyo ay bago po yan. Lahat ng furnishings. At kasama pa po. Then, dito naman po yung toilet and bath. Meron pong bathroom countertop with vanity mirror, quartz countertop with sink. Then, meron pong walk-in closet. Then, dito naman po sa side ay meron pong shower enclosure. Then, maayos naman ang toilet fixtures at naka-tiled bathroom wall. Ito pong hot and cold shower, halos hindi rin po gamit yan. Gawa ng hindi naman po halos natirahan itong bahay na to. So well maintained po ito, wala po kayong ipapagawa dito. Mula po dito sa master's bedroom, meron pong powder room. Kung saan, ganun din po. Lahat pong nakikita nyo halos hindi po yan gamit. Maayos po ang toilet fixtures at naka-tiled bathroom wall. Mula po dito sa powder room, meron pong access door glass na wooden frame na may access sa garden at papunta naman po sa lanay. Ito pong landscape sa ngayon po ay inaayos nila yan. Nagkataon lang na nauna po akong nag-video shoot. Napakaganda po ng disenyo nitong bahay. Yung natural ventilation, kahit hindi na po kayo mag-aircon, malamig naman po ang klima dito.
ito po yung stair papunta dito sa setback, kung saan ito pong side meron pong sliding door glass na may security grill. At sa dulo po nito ay yung tinutukoy ko sa inyo na malapit sa gate. Yan po yung main gate at ito po yung vacant space pa kung saan napakaganda pong i-landscape din yung part na yon. Mapansin nyo po, even itong mga security grill, maayos ang pintura, itong bricks, maayos. At ito pong structure, wala po kayong makikitang crack dyan. Pati pintura, hindi faded. Pasok po tayo. Ito po yung dining area. At meron pong chandelier na napaganda. Naka-ceiling cove design na rin po. Ito pong carpet at dining table at anim na upuan ay kasama po yan. Then, dito naman po yung formal kitchen kung saan ang refrigerator na LG inverter po yan na 10 cubic feet. Kasama pa po yung built-in oven na Whirlpool at built-in microwave, ganun din po, Whirlpool. Meron din po itong island na naka-quartz countertop at meron pong stainless sink with faucet. Ang ito po yung tinutukoy ko na range hood na meron pong 3 burner countertop. Naka-granite countertop po lahat yan. Lahat pong nakikita nyo na gamit ay brand new kung saan kasama po yan lahat. At halos hindi po nagamit. Mula po dito sa kitchen, ito naman po yung pantry. From floor to ceiling po yan. Napakalaki po. At dito naman po yung dirty kitchen. Ganun din po, naka-granite countertop with wall-mounted cabinet. Meron din pong range hood. At dito naman po yung maid's quarter. Malaki naman po ang spasyo. May sariling window at security grill na rin. Then may wardrobe at may sarili pong toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall at meron din pong hot and cold shower at bathroom window. Ito pong toilet and bath ay jack and chill din po or sharing ng dalawang room. Then dito sa kabila, meron din pong another room para sa driver or sa maid's room. Depende po sa inyo kung sinong patutulugin dyan once na na-acquire nyo ito. Then mula po dito sa maid's room, yan po ulit yung dirty kitchen, then formal kitchen, at dining. At aakyat po tayo para ma-check natin ibang bedroom. Meron pong display rack dito. Ito naman po yung stairs papunta sa mga bedroom. Naka-concrete staircase, then wooden handrail naman po siya. Ito po yung first bedroom dito sa taas kung saan napakalaki din po ng espasyo. Meron po itong customized sliding door glass and window. Then drawer or dresser na may vanity mirror. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. May pin lamps, even flooring. Okay po siya. At dito naman po yung walk-in closet. From floor to ceiling po yan. Napakalaki po. Then dito naman po ay yung bathroom countertop na meron pong malaking vanity mirror, bathroom sink, then bathroom cabinets. Ito naman po yung toilet na naka glass door, then stainless handle, naka tile bathroom wall, meron pong bathroom window, at dito naman sa side yung shower. Ganun din po, naka glass door na meron pong stainless handle, then naka hot and cold shower. Kaya po nang nasabi ko, hindi po ganun kagamit yan. Halos bago pa po lahat ng gamit na nakikita nyo.
Tunghayan niyo po ulit itong bedroom bago tayo lumabas. Napakaganda po, napakaaliwalas. Then solid wood door po itong pintuan niya. Then ito naman po yung another bedroom kung saan napakaaliwalas din po. May access door po yan papunta dun sa garden. Meron din pong customized window with Korean blinds. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. At meron din po itong from floor to ceiling wardrobe. Then, ito po yung access door papunta sa garden. At matatanaw nyo na po yung main gate. Napakaganda po ng disenyo. Gaya ng sabi ko, yung natural ventilation, pasok lahat ng sariwang hangin sa loob ng bahay. Ito pong toilet and bath ay Jack and Jill or sharing ng dalawang room. Yan po, maayos naman ang toilet fixtures. Meron pong shower enclosure at hot and cold shower. Ganun din po dito sa side, meron pong bathroom countertop with vanity mirror at wall-mounted bathroom cabinet. Then dito naman po yung sa kabilang bedroom, kung saan maaliwalas din po. Maayos naman ang pintura ng ceiling at walls. Meron pong mga customized sliding window glass and doors. Meron pong from floor to ceiling na wardrobe. So far, wala po kayong ipapagawa dito. Napakaganda po nitong property. Ganun din po dito sa dulo. Meron pong wardrobe at ito po yung hallway. Recap lang po nung mga specs nitong property. Lahat pong water heater sa mga bathrooms ay brand new. Then, sa living at dining room lights ay binili po yan sa Ascor sa Makati. Lahat pong vertical blinds, ang real estate tax ay bayad po. Then, ito pong property ay insured sa BPI-MS ng 4 million. From February 2022 to February 2023. Meron pong independent water system upgraded na February 2022. Then brand new din po ang pressure tank. Ito pong property na to ay constructed and completed noong 2016. Although 2016 pero ito po'y vacation or rest house na well-maintained at ready for occupancy. Okay, pag-usapan na po natin ang location nitong napakagandang property. Mula po dito, papunta ng Tagaytay, mga 5 kilometers lang po. Then mula naman po sa Tagaytay-Santa Rosa Road, 2 kilometers lang po. Ganun po siya kaganda ang lokasyon. Malapit lang sa lahat ng major roads. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 36 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Pero para po sa akin, fair deal na rin po for this 1,480 square meters more or less na lote na merong dalawang bahay na napakaganda, na well-planned, well-maintained. So siguro po, para sa akin, opinion lang, good deal na rin po ito. So unless otherwise, kayo po ay build and sell at malamang hindi po kayo magkakasundo ni owner. Anyway, nasa inyo pa rin po ang desisyon. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram, Imo, Skype, Tango, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigyan yung aking video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay lupang taniman o farm lot, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ialok sa inyo.
sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.